ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng Punto por Punto. Na makapagtanong din si Dale Angelo Montajes. Dale Angelo Montajes, paki-unmute at open ang camera po. Magandang gabi po sa inyo, Bro Francis. Ang tanong ko po ay, ano po ang masasabi niyo sa Freemasonry po, Bro? Okay, maraming salamat no sa ating kapatid tungkol sa Freemasonry. Yung Freemasonry, yun po ay mariing ipinagbabawal sa simbahang Katoliko ang pag-anib sa grupo ng Freemasonry, no? Sa canon law natin at yung deklarasyon na inilabas ni Pope John Paul II noong 1983, hindi nagbago. Yung inilabas din na deklarasyon on Masonic Association sa taong 1983 ni Cardinal Joseph Ratzinger na ngayon siya ang ating Pope Benedict XVI Emeritus noong siya pa ang Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith ay talagang may approval yun ni Pope John Paul St. John Paul II ang Declaration on Masonic Association na ipinagbabawal sa lahat ng mga Katoliko ang pag-anib sa naturang grupo. Ang deklarasyon ay nagpahayag that faithful who enroll in Masonic Associations are in the state of grave sin and may not receive Holy Communion. At dinagdag pa sa naturang dokumento, the Church's negative judgment in regard to Masonic Associations remains unchanged. So, hindi nagbago. At nang bago, noong panahon ni CBCP President Archbishop Socrates Villegas, nagpadala sila ng sulat sa Congregation for Doctrine of the Faith dahil may mga nagtatanong kung may pagbabago ba sa deklarasyon tungkol sa pagsali sa Freemasonry. At may response ang Congregation of Doctrine of the Faith na walang pagbabago hanggang ngayon. At sa aklat ni Father Jose Francisco Sequeira, itong Spiritual Warfare and Discernment sa Exorcist Volume 3, dito mabasa natin ang kanyang pahayag na ang pinaka mahirap tanggalin na demonyo sa katawan ng tao ay yung demonyo, yung mga napuposis na connected sa Freemasonry. Yun po.